Si Kawhi Leonard ang isa dating tinatag na best player sa NBA. Yung sinira niya ang dynasty ng Miami at Golden State or pumigil sa dynasty na yon. Naging 2-time NBA champion, 2-time finals MVP, 5-time All-Star so far, 2-time defensive player of the year at member ng 75 greatest player. Siya din ang isa sa mga superstar na low profile. Madaming umiidolo kay Kawhi. Siya din ang tinatag dati na may hawak ng balanse ng NBA noong 2019 kung saang team nga siya pupunta. Siya din ang player na masasabi mong nasa top 5 kapag healthy. Mula kasi sa isa sa nagugustuhan ng mga fans ngayon na player, nagiging isa siya sa most hated player ng NBA dahil nga dito. At ito nga yung load management na tumatak talaga sa kanya at naging dahilan din na yung iba mga NBA star or NBA player ay hindi naglalaro kapag merong injury, kahit minor lang yun. Pero bago ang lahat, luma muna. Nang 2011 NBA draft, si Kawhi originally napili ng Indiana Pacers bilang pang number 15. Isa siya sa mga draft steal nung taon na yon. Kung sakali kasi ay nagkasama si PG at itong si Kawhi sa Pacers pa lang. Pero malamang hindi magamit ng maayos or hindi mailabas yung tunay na potential nitong si Kawhi kung naglaro siya sa Pacers. Dahil kaposisyon niya si Paul George, pangalawa andun pa si Danny Granger na ipinapalit na nga si PG. Isa pa noon, ang naging comparison talaga ni Kawhi ay si Ron Artest at si Gerald Wallace. Hindi rin siya ganun kakilala bilang offensive player. Sa defense talaga siya. Dahil din sa kanyang physical specimen na 6'7 na merong 7'3 wingspan at 11 inches na kamay. Na kapag malaki yung kamay, malaki din yung hawak sa bola. Kaya nung draft night, na-trade si Kawhi papuntang San Antonio kapalit ng ilang NBA players. Sa San Antonio din, naabutan niya pa ang Big 3. Pero ito yan, exception lang kasi yung 2012. Lockout season yun. Hindi pa nakakalaro si Kawhi ng 82 games. Sa rookie season niya, meron siyang 64 games na may average na 7 points at 5 rebounds per game. Nang 2013, 58 games lang si Kawhi na meron namang 11 points at 6 rebounds. Nakaabot din siya ng NBA Finals kaso dito sila nadali ni Ray Allen. Nang 2014, 66 games, meron siyang 12 points at 6 rebounds per game na defensively nakakatapat siya kay LeBron. Dito naman siya nanalo din ang kanyang unang championship plus Finals MVP. Mula 2015 hanggang 2017, nasa 64, 72 at 74 games ang nalalaro ni Kawhi sa isang season. Nanalo pa siya ng dalawang sunod na Defensive Player of the Year at naging Finals MVP muna bago naging All-Star. Nang 2017, kalaban ng Golden State sa playoffs, siguro maaalala pa to ng iba. Dito kasi na-injured si Kawhi at sinasabing sinadya kasi yun ni Sasa Pachulia. Ito pa yan, dahil sa injury na yun ni Kawhi, naglagay ang NBA ng tinatawag na Sasa Pachulia Rule. Ito rin yung tinatawag na landing spot rule, na hindi pwedeng ipuesto yung paa mo sa landing spot ng isang player at pwedeng matawagan ng referee. Yun nga lang, hindi naman nasusunod yun. Binago ni Kawhi kasama ni Pachulia yung isa sa game sa NBA. Dito mo rin kasi masasabi na nag-umpisa yung load management ni Kawhi or mas umingay. Pero may iba pa kasing catch doon. Meron kasi mga what if. Kung hindi na-injured si Kawhi nung time na yon at yung injury niya pa ay sprain sa paa. Hindi niya natapos ang series hanggang sa nag-umpisa na yung issue kay Kawhi. Nang 2017-18 season, nakalaro lang siya ng 9 games at ito yung mystery injury season niya. Meron kasi siya nung right quadricep injury na diagnose siya na meron noon, pero yung doktor kasi ng San Antonio binigyan siya ng clearance na maglaro or sabihin nating fit to work itong si Kawhi dahil sinasabing healthy talaga siya, na doon nag-disagree or hindi talaga sumunod si Kawhi. Yun din ang palaisipan sa injury season ni Kawhi na hanggang umabot na sa nag-request siya ng trade paalis ng San Antonio. Ang preferred destination pa niya, Lakers. Pero hindi naman yun gagawin ni Coach Greg, kaya tinrade siya papuntang Toronto. Noong nandun na siya sa Toronto, naging open si Kawhi sa pagkakaroon ng load management.
Base din kay Coach Nick Nurse, laging inaalagaan ni Kawhi yung kanyang katawan para maging healthy. Sa season din na yun, pinuri ni Kawhi ang doktor at medical team ng Toronto. Doon din naging private yung mga information about sa health status ni Kawhi nung nasa Raptor siya dahil merong protocol talaga sa NBA na manage pa ni Kawhi na makapaglaro ng 60 games dahil sa load management niya. Meron siyang average na 26.7 rebounds at 3 assists per game at nag-champion pa ang Toronto Raptors on 2019 nang talunin nila ang Golden State. Pero ito kasi yan, hindi kasi bago yung load management sa NBA. Si Kawhi lang ang nagpabago ng meaning noon at masasabi mong nagpasikat. Ang typical na load management ngayon, hindi maglalaro ang isang player ng back-to-back games or kung meron siyang minor injury. Umabot yun sa atensyon ng NBA na kapag yung isang player nagkaroon ng minor injury, meron na siyang rights na hindi maglaro, na hindi maapektuhan ng kanyang kontrata. Hanggang sa lumala ng lumala ngayon na merong mga players na hindi talaga naglalaro at totally buong season kapag meron silang kontrata, hindi mo sila mapapaglaro kahit pa binibigyan na sila ng clearance ng kanilang medical team. Ang load management kasi na ginagawa sa NBA dati na hindi katulad nung kay Kawhi, ayon to kay Gary Vitti. Hindi ko lang sigurado kung tama yung bigkas ko, siya kasi yung trainer ng Lakers, so simplihan ko na lang. Ang load management kasi dati, kapag nakikita na ng isang trainer na iba na ang takbo or physical movement ng isang player, babawasan niya ang load sa practice at sa ibang activities. Hinahati rin niya ang intensity ng isang player sa game or yung tinatawag din na minutes restriction para hindi magkaroon ng fatigue or lumagpas sa limit. Nabagay naman talaga sa term na load management dahil minamanage mo yung load ng isang player sa buong season. Hindi yung mauupo yung isang player kapag meron siyang nararamdaman at hindi namamanage naman yung load at intensity. Pero dahil sa naging successful yung ginawa ni Kawhi na load management sa Raptors, nagsunodan yung iba mga players at mga teams sa terminology niyang load management. Ito nga yung mauupo at hindi maglalaro. Ito pa yan, masekreto at hindi masyado nagsasalita si Kawhi. Hindi rin naging okay yung load management naman niya dito sa Clippers. Except siguro nung na-injured talaga siya. Dalawang beses pa lang sa buong karir ni Kawhi na nakalaro siya ng 70 or more games. Yung purpose kasi ng load management ni Kawhi ay para talaga sa playoffs na magamit niya ng todo. Kaso nung game 1 pa lang, sinabing bumalik yung injury ni Kawhi na knee sprain. At sinabing pinilit pa niyang maglaro talaga ng game 2 hanggang sa natuluyang naibangko dahil sa injury. Sa report, torn meniscus injury ang nakuha ni Kawhi pero wala akong makikitang report kung saang eksaktong play na injured siya or saan niya nakuha talaga na sequence yun. Alam na rin ng mga fans na tinatago talaga ng Clippers yung tunay na injury ni Kawhi kahit yung kay Paul George. Alam na rin ng ibang fans na hindi babalik talaga si Kawhi sa series nila kontra sa Phoenix Suns. Nang ma-eliminate naman ng Clippers sa first round, gagamitin ko na lang yung term na statement ng ibang mga analyst kung dapat na bang i-trade si Kawhi or si Paul George or pareho silang i-trade dahil nga nagkocost na yon sa franchise ng Clippers. Pangalawa, ang Clippers din ang isa sa mga team na malaki ang binabayad sa kanilang players kasama din doon ang tax at malaki din ang nawala sa kanila dahil sa Paul George trade. Bago din nakuha ng Clippers si Kawhi sa free agency noong 2019, madami din pinagdaanan or marami din nakisalamuha sa deal na yon sa kampo ni Kawhi. Sa report din ay meron pa nga doon sinasabing committed pa rin ang Clippers sa dalawa nilang star player, si Kawhi at itong si Paul George. Bukod pa dyan, nagsimula kasi ng isang trend si Kawhi na mahirap nang ibalik sa dati. Yung kanyang mismong load management na yung star player nagpapahinga at hindi maglalaro ng back-to-back games. Apektado kasi doon yung mga fans. Sinabi na rin kasi ni Magic Johnson na masakit makita na yung mga fans ay nadidisappoint kapag yung player nilang pupuntahan ay hindi maglalaro sa isang game. Parang nangyari dati kay Jimmy Butler. Hindi kasi load management ang problema ni Kawhi ngayon. Statement yan mula kay Coach Tyronn Lue. Ibig sabihin, tinatag nilang problema yung load management. Si Kawhi kasi injury prone na talaga. Or kahit anong gawin niyang load management ay malaki ang chance o rate na may injured siya. Dahil meron na siyang history na mga major injuries at na-operahan na talaga siya.
Ito pa yan, hindi ko lang matandaan kung sino nagsabi nito tungkol kay Kawhi na dapat na siyang mag-retire. So paki-comment na lang, parang si Stephen A. ata yun. Ang problema kasi kahit mag-retire si Kawhi, hindi nababalik sa dating NBA or dating meaning ng load management. Dahil kahit yung iba mga trainers ngayon, sinusunod na rin yung naging process ng load management ni Kawhi. Lalo na nga't dumadami ngayon na nagkakaroon ng injury. Yan yung isa sa binago ni Kawhi sa NBA.